Then, okay. Or isang option din, highlight or select yung beam na yan, assign, frame, section properties, then pipili tayo dyan. Pero medyo mahaba ng process. Mas mabilis, mas mabilis yung right-click lang, then section properties, then yung W. Okay. Okay, next. Ano pa ba yung ano natin dito? Ito. Itong beam na yan, then the column. So, una, mag-introduce muna tayo ng column dito sa 1F. Punta tayo rito sa quick draw column. Ay, ito yan. Oh. Quick draw column. So, kapag i-click natin yung quick draw column, ito yung makikita natin. Yung properties, i-change natin sa column. PC 300, 500. Okay. Then, i-default na natin yung iba. Then, tingnan ninyo yung orientation. Naka-zero yung angle. So, ibig sabihin, yung major axis niya nasa x-axis along with the axis. So, kailangan natin i-change yung angle of degrees to 90. So, click mo na nyo. Then, as you can see, nagbago yung orientation niya. Then, kapag mag-snap na siya, may makita kayong kulay dyan sa center of the grid lines. Then, pwede na yan. Ito, sir. Ito. Sa baba. Yan. Set up. Yan. Easy. Then, 90. Then, select mo na ito. Ayan. Okay. Then, next, of course, the beam. Same process din para sa mga beams natin and walls. Click natin naman dito sa draw beams. Then, select natin yung properties. Then, from grid line 3F up to 1F, i-model natin yan. Ito sa draw beams. Yeah. Rubik ka na. Ito sa Rubik. Select mo muna, sir. Okay na. Skip mo muna, sir. Kasi naka-ganyan. Ayan. Pwede ka na mag-model dito. From point, dapat corner siya ng wall mo. Yung up to here. Kayo. Right click. Okay. Yeah. Anong property, sir? Ito. Ano siya? PC. Para sa column, sir. Yung nag-dinify natin kanina. Ah, ito. Ito, sir. May, ano yan? Extension can deliver ng insulated wall din. Yes, sa taas. Yung header. A to B, wala tayong beam. Mag-axia din as cantilever, sir. Nang parang extension siya ng wall. So, para sa extension ng wall, pwede tayo mag-model sa 3D or pwede rin dito, then cut na lang. So, from here, wall, through walls tayo. Itong, yun ang pinaka, ano lang, basic na mga gamit natin yan. Itong, dito na yan. So, para sa walls, check natin yung property natin into 270. Then, mag-i-model natin yan. Wall. Pero makikita natin mamaya, continuous siya. So, we need to modify pa yung height. Same din dito sa A2F. Tapos na rin, sir. Ah, sige, pwede rin. Ayan, click lang.
Right click. Then doon naman. Oops, dapat sa corner na yun. Yes, kailan pa natin? Kailan pa natin kanya? Okay. So, kapag ma-model na natin lahat, pero sa ngayon wala pa tayong HaloCore, so we need to apply HaloCore muna. Pagpunta natin dito, ground floor, ito yung HaloCore natin. So, meaning yung direction natin dito, paganyan. And, balik tayo muna sa define natin sa slab kasi naka-define tayo as shelving. Pasensya, it should be membrane. Kasi sa membrane, yun lang may option para mag one-way slab. Yung HaloCore kasi natin, one-way slab siya. Okay. Punta tayo sa ulit sa define. Section properties. Then, slab section. Then, select natin yung HCS150, then modify shoe property. Then, sa modeling type, it should be membrane. Membrane siya. Then, click natin to. Use a special one-way load distribution. Yes. Then, okay. Same para din sa 265. Membrane. And one-way. Okay na yan, sir. Okay. Then, para sa 265. Yes. Modify. Tapos ito, modeling type. Membrane. Then yes, special one in the solution. Then okay. Same din sa 265. Brain. Yan. Then after that, click okay. Ngayon, mag-model na tayo ng HaloCore. So, ito beam, ito column, ito naman yung shell and floors. Mga floors and walls pwede dito. Click natin yan. Itong rectangular na yan. Wala, sir. Ito yung draw rectangular floors. Sa baba ng chamfer na yan. May chamfer. Then makikita natin dito sa properties. Select natin yung HaloCore 150. So, i-check natin dito yung 150. Ito yung banda. Ito, yung pink na yan. So, ang distribution natin dyan ng load is magkabilaan dun sa cantilevers panel, then dito sa full panel. Ayan. Kapag ma-select na natin yung section na yan, it's CS. Okay. Mapapansin niyo yung local access naka zero yung anto eh. Direction ng load distribution. So, kapag naka zero, ibig sabihin, naka X direction siya. So, kailangan natin i-change yan into 90 degrees. So, for example, naka-model kayo ng ano pa, naka zero, okay lang kasi pwede natin yan i-change. So, yun. Ang pag-model naman ng triangle, ng rectangular na slab or ng elements, i-hover lang ninyo dun sa point. Then, kapag nakaset na kayo ng point dyan, click and hold. Click and hold din, i-drag ninyo sa pinakadulo. Yan. Click, tapos hold click ninyo up to the end point. Yun. Dapat mag-snap siya. Ayun. Yan, sir. Dito na. Dito ka na. Ayan, mo muna yung snap. Sige. Dito, sir. Dito. Hanapin mo, sir, yung gunan niya. For mo muna, sir. Ayun. Sige. Ulit.
Okay. Kung nawala yung ano, minsan kasi nawawala yung snap. Punta kayo dito sa draw. Sa draw. O snap options. Then, i-select na lang ninyo lahat. Snap option. Yes. O snap option. Snap option. Select all. Then, apply. Then, okay. Apply. Okay. Ayan. Then, sir. Yun. Hold click. Then, drag mo. After here. Dapat. Oops. Okay na yan, sir. For example, nagkamali kayo, no? Hanggang ganyan lang yan. Pwede ba yan ma-adjust? So, click lang ninyo to. Same with the frames. The shapes object. Tapos, click ninyo yung object na yan. So, drag lang ninyo yung center na yan. Up to here. Then, of course, sa kabilang side. Ayan. Yung object mismo. Ito kayo. Ito, boss. Click mo muna to. Click mo muna. The shape objects. Click mo. Then, click mo yung objects. Ito yung slab mismo. Oops, hindi boss. Click yung slab mo na yun. Yun, tapos ito na yung dadrag. Ito yung araw na yun. So kapag idag mo yung center na yan, ibig sabihin, uniform yung adjustment mo. If mag-drag ka naman sa both corners, so magbabarik siya. So depende sa ano yun yung adjustment. Ito sa frame. Ito na. Hindi ba ganyan din siya. Pero dapat i- Sige, ganyan mo sir. Ito. Hindi, yung ano may sir. Yan. Sige. I-drag mo sir. Hindi sir, yung blue mismo. Click mo ito muna. Yung blue mismo, yun. Yun. Pag mag-yellow. Ay, yung yellow. Oh, yung yellow. Tapos i-drag mo. Up to, ayan, pwede na yan. Sige. Hold mo sir. Yan. Zoom. Ayan. Na, sige. Click mo, sir. Click mo, tapos drag. Ganyan, sir. Click mo, drag. Click mo to. Click drag. Hindi kasi, ano. Ang problema mo kasi, yata, sir, ano. Yung mouse. Ito, ang function type sa exam. Yung mouse mo sarang yung problema. Kasi ito. Delete mo na lang sa ito. Dapat center siya. I-delete mo na lang sa ito. Okay. Same din para dito sa other side. Same process. From here, then draw natin. Okay na tayo sa direction. Kailangan pa sir, ano, i-change mo yung dito sa define. Define. Section properties. Slab section. Then, modify shoe properties. Dapat, yung modeling type is naka-membrane. Membrane, then tapos check mo sir yung one-way load distribution. Check. Ah, na-check mo sir. Ah, pati yung isa pa sir. Pati yung HC265. Pwede naman ano, working lines. Pwede na din. Mayroon na sir. I-send ko sa ano, yung updated. Ano yung din?
Tanggalin mo naman siya. Ito. Ito ang ano. Ito yung select. Yan. Click mo na. Then click mo ito. Delete. Yan. Tapos ito. Let me sige. Click. From here, dapat maka-stop na muna siya. Napin mo sa yun. Hold. Select. After here. Sige pa. Sige pa. Yun. Kaso nga lang, dapat i-modify mo dito. Define. Properties. Stab for section. Modify. Ah, ito kasi. Dapat naka-check ko. Okay. Go rin sa. Ito nga lang. Iba yung ano mo na. Click mo to. Right click. So, ito. Sulat mo 90, sir. Now, i-delete mo yan. 90. Yeah. Okay. So regarding sa column, actually ito pag mga center to center na model, most of the time hindi ko na ini-offset kasi nga kailangan ko lang yung reactions from the loads niya na ipapasa doon sa foundation. Pero if you want, meron niyang option. So highlight lang ninyo yan na column, assign, frame, din dito sa output station. Ay, sorry. Insertion point. Insertion point, then to. As you can see, naka-centroid siya. So, ang ginagawa ko dito is by trial and error. Kasi hindi ako familiar kung saan siya mag-offset. Let's use this one. Bottom center. So, pataas siya. So, i-undo ko muna to. Ibig sabihin, nandito siya sa top center. Sorry. Top center, then, yan. So, select ninyo top center. Top center, then okay. So, ito lang. Yung column lang ang highlight natin. Escape mo. Click mo lang dito sa escape. Yan. Ito lang. Ito lang yung highlight ninyo yung center mismo. Yung column lang mismo. Okay. Then, assign. Frame, insertion point, then select ninyo yung number 8, top center. Okay, then apply, assign. Apply, okay. Yan. Okay, then next. Mag-modula tayo doon sa para sa HC25 natin, 265. Ayun. Same method din sa ano, sa HCS150. Click natin 'to yung draw rectangular floors. Ito. Then from property dito sa baba, change na natin sa 265. Then, 90 pa rin tayo. Kasi nga yung direction natin ng hollow core is pa y-axis. Ang ginagawa ko rito pag sa modeling, ano muna, buuhan muna. Then, for example, hindi naka-align yung walls mo, members sa grid lines. In-off ko siya. Para yung ma-osnap lang niya, yung ma-tick lang ng cursor mo is yung mga members. So, para ma-hide yung grid lines, pwede dito sa view.
Then, ito. Set grid system visibility. Then, yun. Ma-hide na siya. Or pwede rin control D na lang. Para mas mabilis. Control D. Yung pag-hide and pag-show ng grid lines. Control D. Ayan. So, mangyayari, di ba, naka-click na ako dito ng rectangular. From here, para yung mak-click ko is yung members lang, kaya in-hide ko yung grid lines. So, model tayo rito hanggang doon. Tapos, dito naman sa endpoint, yun. Then, dito sa endpoint naman, hanggang dito tayo. So, dito, wala tayong maging reference dun sa task, no? Pero isang way para mas mabilis, from here, from this point, i-draw ko siya hanggang dito. Buo. Kaso nga lang, magtataka kayo bakit buo. So, ang gagawin ko dito, nakadraw na kayo. Ang gagawin ko dito is, i-divide ko siya as per point. Yung mga connection niya. So, i-click ko tong slab na yan. Highlight ko yung joint na yan. Pati ito. No? Then, punta tayo dito sa taas. Divide shells. Ito yung divide shells na yan. May ano naman set, Mary. Ito. Yun. Click natin. Then, ito yung option. Click natin dito yung divide quadrilaterals, triangle, at then, iselect natin to. Yung, ano, boss. Yung icon lang. Yan. Iselect natin yung pangalawa. Selected joint objects on edges. Dapat nakakaano ka dito, boss. Click mo yan. So, kapag mag-select kayo, palagi ninyong i-click to or escape palagi para ma-select ninyo yung mga object. Then, ito. Yeah. Then, select natin yung select joint objects. Then, apply. Then, okay. Okay. Then, okay. As you can see, naputol siya dyan sa may along with the solid wall. Then, ngayon, i-adjust ko na to, yung hollow core na yan. Para ma-resize natin, same pa rin sa ginawa natin dito. Ito yung kasunod ng select tool natin, yung reshape object. Click natin yung slab na yan. Then, yung center na yan, i-click natin yan up to here. Ito boss. Select mo muna to. Tapos ito. Paganyan. Yung point na yan. Pero paganyan na lang. Highlight mo. Sa loob. Paganyan. Ayun. Sige boss. Pati ito. Yes. Tapos click on to. Then apply. Okay. Then resize ka. Resize para i-undo ko guys. Ito, resize. Sa baba ng select tool. Ito. Yon, click natin. Then i-click natin yung slab na yan. Then yung i-click ko yung center niya para uniform yung adjustment. Then i-click ko to yung it's either sa left or side na edge. Hold. Then
O snap natin doon sa view. Okay. Dapat center. Itong center mismo. Ayan. Hold. Ayan. Tapos mag-snap ka dyan. Sa gilid ng view. View mismo, boss. Gilid ng view. Oh, yan. Okay. So, kung mapapansin ninyo, medyo malaki yung width natin, no? Although, okay lang yan kasi nga one-way distribution naman. Pero kung gusto ninyo as per the width of the hollow core, commonly, nag-range yung width ng hollow core from 1.194 up to 1.2. So, mag-assume tayo na 1.2 yung width ng hollow core. So, from here, view tayo, measure line. Kasi gusto ko makita yung dimension nito. Tapos makikita ninyo sa baba, ito na yung length niya. 2.2. So, ibig sabihin, kailangan natin yan, i-divide. View, ito. This is view, measure line. Then, click natin yung end-to-end hanggang dito. Hanggang dito lang dun sa my dummy beam. So, 2.2. So, kung 2.2 yan, 2.2 divide natin sa 1.2, which is width ng hollow core. Approximately, dalawa. Dalawa natin i-divide. So, click natin to. Divide shields. Yung slab mismo, boss. Yan, sige. Divide shields. Then, click na natin yung sa taas. Divide quadrilateral triangle into two. So, by trial and error, pwede ninyo yan, mano. Mag-try muna kayo kung one. For example, yung two na yan, saan yan naka-align? Yung one na yan, saan? So, try natin 2 by 1. So, ibig sabihin, tama yung 2 by 1 na yan. Kasi nga nahati na yung slab natin. Ang kagandahan dyan, guys, pwede natin mamove yung model natin habang naka-open pa to. Okay. Then, next. Hindi ko na lang to i-close kasi ito yung gagamitin natin. Next, view ulit tayo. Measure. Ito naman. 4.7. Divide 1.2. So, 4. So, click lang natin dito. So, change lang natin yung equivalent na to. 2, 4 na quantity. And apply. Pag-aralan mo lang, sir. Tapos, yung mga yung book. Ito sir, mula ka na dito. Ito, nandito. So yan, ang ginawa ko ito, minisure ko lang mula rito sa edge na yan, hanggang doon sa solid wall, kung ilang distance. So makikita ninyo sa lower left side. Ito. 4.7. So, dinivide ko siya ng 1.2 kasi ngayon ang span ng ang width ng hollow core natin. Yes. Although yung may mga factor eh. Depending sa siya, babaris. So, yung 1.2 na yan, yun yung width ng hollow core. Ito yun. Kung makikita natin yung section ng hollow core, ito yun. Ito yon. So, yung length na yan, baris yan. Depende na sa actual na span. So, ang ginawa natin dito, ilang pirasong hollow core ang malalagay natin dyan sa within that span. Although, hindi naman siya necessary. Kasi nga, one-way distribution lang. At the end of the analysis, yung distribution mo ng load, palagi yan. Dalawa lang. Next,
I-measure na naman natin ito sa may stair. 3.65. 1.2. Then, 3. Pwede natin yan i-divide sa 3. Click natin yung slab, then choose lang natin to. Divide. Then, next. 6.25. Pwede ito 5 lang. 5. Ayan. Apply. Mani-mani, no? Ah, sorry. Dito pa pala na yung ano, no? So, ito, pwede tayo gumamit ng replicate. For example, hindi tayo na tatamad tayo mag-model ng ano, manually. Replicate tayo, Control R. Then, select natin yung gusto natin i-replicate. Okay. Mayroong option na kung alam mo na yung distance na yan, pwede mo automatic input. Kung hindi, mayroon tayong option na pick 2 points on model. So, pagkatapos natin i-select yung element, select natin yung pick 2 points on model na button. Then, from here, from this point, i-click ko doon sa dulo ng halukor natin. So, i-check lang ninyo dapat naka-ano siya, naka-snap. Then, upload. Apply. Click. Ayan. So, for example, gusto ninyo, ano? Gusto ninyo marami. Mag-ano lang ako. Ito. Then, yung distansya niya is naka-0.4 lang. Ayan. Yun ang ganitong beam. Tapos sa every dalawang ano na yan na rib, meron siyang distansya na sabi natin 1.5 meters. So gusto mo siya i-replicate? Oo. Then for every, isa lang, sorry. Tanggalin ko muna yan. So for every 1.5, replicate ko siya ilang piraso. Sabi natin 10. Yan na yan siya. So mabilis lang siya i-model. Okay. Balik tayo rito. Highlight ko, then replicate. Select natin yung 2 points. Then apply. Dapat 1 point lang para isa lang yung ma-replicate. Ayun. Then, ang problema pa rito, sobra no. So, resize na yan. Ito na yan, guys. Yung reshape object. Click lang natin yan. Then, yung sa dulo na yan. Click lang natin kung saan yung pinaka endpoint natin. Ayan. So, i-save ko to. Then, i-send ko sa group natin. Yes. Control R. Click mo ito. Open. Then select mo yung end-to-end. Yun. Then, okay. Then apply. Ayun. That's it. Reshape ka na lang. Good. Sa baba. Ayun. Ano lang. Same command lang din ang nagagamit natin sa ano, sa modeling. Both na, both na, same sa group natin.
Okay. So after this, punta ako sa 3D model. Ito. 3D model. Okay, guys. Para makita ko yung 3D model ng ano natin structure. Then of course, kailangan natin mag ano ng opening. So I already sent to the group yung maging opening natin. Mangyari ito na lang yung typical ano natin, typical na dimension ng window. Okay. So ito, puputulin muna natin yung mga wall natin. Hindi na totally putol, para i-divide. I-divide natin as per sa putol ng halukor. So i-click natin to, then highlight natin yung mga points. Pero para mas mabilis, pwede dito yan sa plan. Then 1F, first floor. Then highlight natin yan. Lahat. Then divide. Divide quadrilateral. Then select natin joint objects. Kung gusto mo makita yung pagputol, punta tayo sa 3D. Rotate natin. Then apply. Plan. Pwede yan sa ano? Sa plan. Ito, plan. 1F. Guys, highlight natin to lahat. Yan. Actually, pwede natin i-diretso na lang pati yung sa dulo. Highlight. Then, divide shells. Ito, divide shells na yan. Then, select natin yung divide quadrilateral triangles at select joints, objects, and edges. Then, apply. Close. So, kapag tingnan natin to, naka-divide na yung ano natin, wall, as per sa cutting ng halukor natin. Yes. So, saan ka nag-select, sir? Punta ka, sir, sa ano? Sa plan? Ito? Sige. Sa plan view? Sorry, sir. Ano, sir? Sorry. Sa plan, sir. Click mo plan. 1F. Apply. Then, highlight mo, sir, yung ano. Buong span na yan. Yes, yes. Yan. Pati yung sa baba. Sige. Ayun. Ayun. Then, divide the shell. Ito. Ito, sir, sa screen. Divide. Then, click mo sa baba. Ito. Itong divide. Sorry. Ito yung divide bilateral. Then, yon. Apply. Okay. Apply. Okay. Then, check mo, sir. 3D. Yon. Divide na. Yes, yes, I will try. Yun na yun, sir. Yun sa baba. Yun. Apply. That's a great deal. Ayun. Okay. Tapos, mag-ano na lang tayo ng uniform header para sa walls natin, no? So, if this is 3.2, pwede tayo mag-ano ng, let's say, saglit, ha? Ah, 500. Pwede tayo 1,000 na lang yung header natin. Or 800. Okay. So, i-fix natin 800 yung magiging header natin or yung magiging spandrel.